I'm with AJ Benson, the forward of CSB Blazers. Hi, AJ. I'm AJ Benson, the power forward for the CSB Blazers. So what is the role of a forward? The role of the forward is, it's a very, you know, diverse position. You know, I could play the point, or I could play the forward. At least for me, I'm not your typical forward, but, and you know, I just make the right plays for my team and, you know, do stuff like that. Can you show us some signature moves? Sure, no problem. I got you. Wow. Ang papel ng forward sa team ay all around. Ibig sabihin, kaya nilang umiscore sa ilalim ng basket na nakikipagbanggaan sa mga kalabang player. At kaya din nilang umiscore ng malayo sa basket sa pamamagitan ng jump shot at three-point shot. Sa basketball, merong tinatawag na iba't ibang klase ng forward. So ano nga ba yung pinagkaiba ng small forward at power forward? Small forward kasi is nasa labas kami ng paint, and ang power forward naman ay nasa loob ng paint. Yung wing guy is 3, minsan 2, so yung mga power forward naman 4 and 5. Ah, yun pala yun. So ibig sabihin, mas matangkad or mas malapit sa ring yung power forward. So eto na nga, pwede ka bang magpakita ng ilan sa mga moves mo? Ang ipapakita kong signature move ko is Eurostep. Forward ay tinatawag din tres at power forward naman cuatro. Maraming forwards na galing sa NCAA ang ngayon na mamayagpag sa professional leagues. Hello mga ka-sports, ngayon naman ang kasama ko si Warren Bonifacio, ang forward ng Mapua Cardinals. Hi. Kapag ba power forward ka, kailangan malaki kang tao? Importante malaki kang tao kasi nasa power forward ka, it means sa ilalim ka naglalaro, tapos puro physicalan, tulakan, lalo na pag rebound, tapos depensa sa post move. Kailangan talaga malaking tao sa forward position. So Warren, pakita naman ako ng mga moves mo. Ano ba yung mga ginagawa mo sa court? So yun, yung isa sa mga advantage ko ay yung post move. So yun, pagtanggap, face basket muna. Tapos okay. Sa depensa mo, hindi ready, pwede mong tirahan agad, or i-dahan-dahan mo na lang i-backdown. Palikod, pa-ganyan. Kung in-anticipate ka, pwede mong spinan. Sabay. Oh! Gusto kong mas ma-enlighten ako. Ano ba yung pagkakaiba ng point forward sa point guard? Actually, parang same lang siya. Different position lang siya. It's like floor general siya. Siya yung taga-tawag ng play. Extended siya ng head coach namin. Thank you, Franz. And I hope you can show us paano ka nagiging point forward. I'm with Enoch Valdez, ang forward ng LPU Pirates. And now, explain niyo sa atin kung ano ba ang ibig sabihin ng stretch four, especially sa generation ng basketball today. Marami nang gumagawa niyan ngayon. Kaya Enoch, bro, ano ba talaga ang ibig sabihin ng stretch four? Ang stretch four ay yung forward na kayang mag-guard ng small man and yung kaya din mag-guard ng big man. Parang flexible siya kasi ngayon, sa NBA, marami ng ganun eh. Pati sa PBA, pwede kang sa labas, pwede kang sa loob, pwede kang tumira, pwede ka rin mag-dribble, pwede kang magbaba ng bola. Meron ding forward position na tinatawag na stretch four. Ito yung nasa big man position o cuatro. Pero kaya ding umiscore sa labas. Mga Kapuso, I'm with Jeyo Ambohot, ang forward ng Letran Knights. So Jeyo, bilang forward ng Letran Knights, ano para sa'yo ang key responsibilities mo on court? Yung binigay naman sa akin ni Coach Bonnie, madali lang naman, box out, defense, tsaka rebound, yun lang. Oh. Speaking of yung mga terms na yun, ano ba ang tinatawag na drive sa basketball? Yung drive is, pwede ka dito, tapos ball fake, then drive. Maliban sa pag-score via layup o dunk, ginagamit din ang drive para makakuha o makadraw ng foul sa bantay. Kapag na-foul ang isang player na nag-drive at pumasok ang bola sa basket, magkakaroon siya ng isang dagdag na free throw. Ayan, so share mo naman sa amin ang tinatawag na posting up or post up.
Can you show us how it's done? Post up. Ito yung number one play for big man kasi dito lang sila madalas naglalaro sa paint. 1-2 dribbles, dunk or layup. So now, Ron, pag-usapan natin yung medyo ayaw pag-usapan ng players. Yung injuries. As a big man, ano yung usual injuries na nakukuha mo? Prone po yung big man sa injury ng mga sa tuhod, tsaka dito po sa mga ankle. Kasi po, panay po sila ng talon eh, tsaka ma-rebound. Tsaka dapat po mas pinapasolid yung ano, lower portion po ng big man. Sa basketball, madalas na injury ang sprain or cramps. Pero ang pinakakinatatakutang injury ay ang torn ACL or anterior cruciate ligament na madalas kailangang operahan at hindi makakapaglaro ang player habang nagpapagaling ito. Hi guys! So ngayon po kasama ko ngayon ang team captain at ang forward ng team ng Aralian University na si Jello Sablan. Hi Jello! Ayan. So Jello, I just have a few questions for you. What is a six-man at ano yung job nila, ano yung mga main na kailangan nilang gawin sa team? Kaya tinawag na six-man kasi yun yung first player off the bench na alam ng coach na makakontribute agad sa court, na makakatulong sa amin na magbigay ng magandang performance, na may tuloy yung performance na binigay ng first five. Alam niyo ba, ang six-man or role player ay hindi kasali sa starting five, pero mahalaga rin ang papel nito sa team. Kaya maraming liga ang nagtatanghal ng six-man of the year award. Don't forget to tune in tomorrow as our Kapuso stars align once again with the best of the best from the NCAA. Coming up next, we will be joined by the reigning champions of NCAA Season 96, Taekwondo. Game on! We will be right back. Hi, I'm John Paul Mugliano, 23 years old, 6'3". Forward from EAC Generals. Parang nagdalawang isip gawa ng bubble. Nung after tumagal-tagal naman na, nagiging exciting na gawa ng sa kabila ng pandemya, magkakaroon na kami ng face-to-face na paglalaro sa NCAA.